Hey, good day everyone. Sky Repa here. Man cannot ride. Meron ulit nagtanong sa atin tungkol sa tire pressures. At ang talagang focus niya is yung front tire pressures. Ang napag-usapan namin, sabi niya, bakit daw maraming nagsasuggest ng mas mababang tire pressure sa unahang gulong for the twisties, for the mountain roads, ganyan daw. Lahat daw ng nakausap niya, palaging mababang tire pressure ang inirekomenda para sa front tire. Tapos nung napanood niya yung mga videos ko, matataas daw yung tire pressure na nirerecommend ko. So, yun yung pag-usapan natin ngayon for this video. Okay? Okay, kung bakit, saan ba nanggagaling yung kaisipan na dapat mababang tire pressure ang ginagamit sa front tire para sa mga twisties. Okay? Ngayon, para maintindihan natin yung pag-uusapan natin, una muna, unawain natin na tire pressure is dynamic. Ibig sabihin ng dynamic, nagbabago. Yan. Ang tire pressure ay sumusunod sa temperatura or sa temperature ng gulong. Okay? So kapag umaangat ang temperature, umaangat din ang tire pressure. Yung temperatura ng gulong ay umaangat kapag ginagamit. Okay? So the more you use it, the more na aangat yung temperatura, the more na aangat yung tire pressure. Pero, okay, maiintindihan natin na merong pagkakaiba sa paggamit ng front tire. Depende kung saan mo siya niraride. Okay, paliwanag natin kasi ito yung sabi nung nagtanong, nung nakausap natin. Sabi nung nakausap natin na, sabi ko, bakit, saan mo napulot, saan mo nakuha yung kaalaman na dapat mababang tire pressure? Nagsisimula siya sa 22 PSI. Sabi ko, saan mo nakuha yun? Itinuturo daw yan ng mga nangangarera. Okay. So, yun yung clue number one. Nangangarera. Sabi ko, saan nangangarera? Sa public roads or sa Marilaki o sa, ano, sa circuit daw? Alright. So, Clark, BRC, Carmona, Tarlac. So, sa circuit, sa track, sa racetrack. Okay. So, sa tingin ko, yun ang pinagsimulan nung kaalaman na dapat mababang PSI ang pagsimulan sa gulong, sa front tire. Okay. So, ito yung naging paliwanag ko sa kanya. Ibang-iba kasi yung dynamics ng racing at saka ng public road riding. Ngayon, tinatanong mo ba ako para sa racing o para sa public road riding? Kasi kung sabi ko sa kanya, kung yan ay para sa racing, dapat sasama ako sa iyo. Sasama ako sa iyo sa racetrack, magte-test drive tayo, magte-test tayo sa racetrack. Aalamin ko yung suspension dynamics mo, aalamin ko yung tire wear, aalamin ko yung temperature differences kasi pag racing dapat tine-test talaga sa racetrack. Ngayon, kung tatanungin mo naman ako for public roads, ibang usapan yun. Eh sabi niya, para daw sa Marilaki. Okay. Sabi ko, paliwanag ko muna. Yung sa racing, kaya sila nagsisimula sa mababang tire pressure. Katulad nga sabi ko kanina, tire pressure is dynamic. Sumusunod dyan sa pag-angat ng temperatura ng gulong. Sa racing kasi, so lap 1, lap 2, lap 3, lap 4, lap 5, dire-diretso yun. Arangkada, preno. Yung arangkada niya, wide open throttle, full brakes, wide open throttle, full brakes, wide open throttle. Dire-diretso yun, ikot ng ikot. Ibig sabihin, the tire is under constant use. Dire-diretso yung gamit sa kanya. Titigil lang siya kapag tapos na yung karera or tapos na yung test session. Ayan. Kapag nagsimula kayo sa mababang tire pressure sa mga racing tires, kay kadalasan racing tires, let's say 22 PSI, after several laps, aangat na yung PSI na yan, aangat na yung pressure na yan, magiging, aangat yan ng mga 6 to 8 PSI. So yung 22 magiging 28, magiging 30. Ayan. So habang ginagamit, nasa 5 laps na, nasa 10 laps na, yung tire pressure, hindi na siya 22, 30 na siya, 30 o kaya 32 or mas mataas pa. Depende sa kung paano ginagamit yung gulong. Okay.
Ngayon, sa street riding or sa public road riding, unang-una, yung mga front tire ay hindi under constant acceleration, constant brake, heavy braking, constant acceleration. Hindi. Sa road riding, so, banayad tayo sa acceleration, maintenance throttle lang tayo. Pagdating sa kanto, slow down, smooth braking. Pagdating sa kanto, tigil, stoplight, hintay ng green light. During that time, lalamig yung gulong. Lalamig. Ngayon, aarangkada uli tayo. Yung arangkada natin na yun, it's not enough para painitin yung gulong. Sa street riding, sa road riding, based on my experience at base sa itinuro sa akin ni Dave Moss, si Dave Moss, siya yung number one suspension, motorcycle suspension tuner in the world, at ang gulong ay parte ng suspension, so alam niya to. Based on our road test ni Dave Moss, yung 90 minutes of riding ko na dire-diretso sa Skyway, SLEX, Santa Rosa, balik, Skyway, tapos NLEX, may Kawayan, Bulacan, yung unahang gulong, umangat lang ng 2 to 3 PSI. Bakit? Dahil hindi naman nga constant heavy acceleration, hindi naman constant heavy braking, maintenance throttle lang tayo. Maintenance throttle lang tayo kasi nasa public roads. So, chill ride lang. Okay. Sinubukan ko rin yan sa Marilaki. Okay. Nung nagbe-break-in ako ng motor ko. At nakita ko rin na ang PSI ay umaangat ng 2 to 4 PSI. Depende sa temperatura dun sa Marilaki. Kasi kadalas sa Marilaki ay malamig ang simoy ng hangin. So, yung gulong mabilis na lumamig. Habang nasa twisties ka, tapos pagparada mo, pagtigil mo, pagtambay mo, lalamig na. At ang isa pa, yung constant na hampas ng hangin habang umaandar ang motor, lumalamig ang unahang gulong. Mas maliit ang inaangat na pressure ng unahang gulong kaysa dun sa ulihan, kasi yung ulihan nakatago sa hangin. Okay, so for street riding, kung tayo ay nagra-ride ng properly sa road or sa street, ang unahang gulong ay aangat lang ang PSI ng mga 2 to 3, mataas na yung 4. Sobrang taas na yung 4 na yun. Ibig sabihin, nagwalwal ka na nun. Okay. Nagwalwal ka sa twisties, nagwalwal ka sa straight. Pero kadalasan, it's 2 to 3 PSI. Okay. So, kung magsisimula ako sa napakababang tire pressure for the street, let's say 22 PSI, katulad yung sinadjust daw sa kanya, aangat lang siya hanggang 24 or 25. Kulang na kulang yun para sa road riding. Ang kailangan mo sa road riding is yung stability at saka yung agility. Ito, siguro alam ko hindi kayo maniniwala sa akin, pero subukan nyo. Subukan nyo, mag-test ride kayo, ilagay nyo sa 22 PSI yung unahang gulong, tapos iikot nyo lang sa subdivision nyo, pakiramdam nyo yung arangkada. Okay? Tapos pakiramdaman nyo yung turn-in, yung stability ng turn-in, yung agility ng turn-in. Pakiramdaman nyo. Ano lang ha, chill ride lang ha, yung normal na road riding lang ha, walang walwalan na, kasi hindi naman talaga kailangan magwalwal for city riding. Okay? Now, igarahin nyo ng overnight para lumamig uli yung gulong. Tapos kinabukasan, subukan nyo ang 34 PSI. Okay? Or subukan nyo ang 30 PSI sa second test. Okay? Tapos ganun uli, parada sa gabi. Kinabukasan, third day, subukan nyo ang 34 PSI. Mararamdaman nyo, again, this is based on my experience, mararamdaman nyo na kapag sobrang baba ng tire pressure sa unahan, pag arangkada ko, parang may drag. Parang nagdadrag yung unahan. Hindi ganun kaliksi yung arangkada. At naramdaman ko rin na kapag mababa ang tire pressure sa unahan, sa unahang gulong, yung turn-in ko ngayon, yung turn-in, parang hindi siya stable. Lumulundo. Bakit? Kasi yung malambot yung gulong.
So, siya ay nagko-compress during turn-in. Nagko-compress. Pag inihiga ko yung unahan, nagko-compress yung gilid. Sa halip na maging stable yung gulong gumaganon-ganon. Parang tumitibok-tibok, umaalon-alon yung gulong kasi sobrang lambot. So, kapag masyadong mababa ang tire pressure sa unahan, ramdam ko na hindi siya ganon ka likse sa likuan o ganon ka agile, yung agility. And then, under heavy braking, okay, let's say emergency braking sa road, kapag malambot masyado ang front tire, hindi rin siya stable. Nagko-collapse yung tire. Pag heavy braking, collapse ang contact patches, magre-rebound, collapse, rebound, collapse. So yung gulong gumaganon-ganon sa daan. Parang tumitibok-tibok, umaalon-alon sa daan. So hindi siya confidence-inspiring. Pag heavy brake mo, parang yumuyog-yog kapag sobrang lambot sa unahan. Again, nagsimula tayo sa 22 PSI for the road, hindi yan aangat ng kasing angat ng tulad sa nangyayari sa racetrack. Okay. I-rewind lang natin bago natin tapusin. Sa racetrack, nagsisimula sila sa mababang tire pressure dahil alam nila during the course of the lap, aangat yung tire pressure ng gulong, mga 6 to 8 PSI na angat. So nagsimula sa 22, habang nasa karera, yung tire pressure nasa 30 na or 32 pa. Depende sa init ng racetrack, depende sa init ng panahon, depende kung sa mga kurbada. Pero para sa road riding, hindi ko marerecommend masyadong mababa ang tire pressure sa unahan. Dahil meron kang drag sa sarangkada, meron kang hindi ka stable, hindi ka agile sa likuan, sa turn-in. At sa heavy braking, hindi rin siya stable. Okay. So, yun ang difference na kung bakit ang aking nire-recommend sa mga videos ko is higher tire pressure, yung simulang tire pressure for the street. Kadalasang ginagamit ko yung talagang middle ground, ika nga, is 34 PSI. Ina-adjust ko na lang yan ng 32 or 36, depende kung anong pangangailangan ko dun sa ride ko. Pero kadalasan, middle ground is 34 PSI para sa harapan. Kasi hindi naman siya ganun iinit ng matindi katulad ng ginagamit, yun ang ginagawa o nangyayari sa racetrack sa mga racing tires. Okay. So, again, this is my recommendation. Mas maganda kung matututuhan nyo ito by experience. Ibig sabihin, you go out on the road and you test kung ano yung nababagay para sa riding style niyo. Now, ang isa lang siguro sasabihin ko is, yung nagtanong nito sa akin, ini-expect niya na sa Marilaki, magra-ride siya ng walwal. Well, hindi ko yun susuportahan. Kasi sa Marilaki, ang speed limit doon ay 50 km/h. At sa mga kurbada, sapat na ang 30, 35, or 40 km/h sa mga kurbada. Pagdating sa straights, 50. Pagdating sa kurbada, Devil's Corner, 40. 35, 30. Paglabas ng Devil's Corner, 50 uli. Pag sa Big C, maintenance throttle lang na 40 km/h or 35, tamang-tama lang. So, ibig sabihin, hindi ko ini-expect na wawalwalin ang gulong o ang front tire o ang motor sa Marilaki. Kaya hindi ko marirecommend na magsimula sa napakababang tire pressure. Nga pala, yung starting tire pressure ng gulong, ang tawag doon is cold PSI, cold pressure. Kasi malamig pa yung gulong. Ito pa yung pressure niya kapag malamig. Kapag siya'y uminit na after 90 minutes, minimum 90 minutes of riding, yung dire-diretsyong ride, yung constant ride, yung dire-diretsyong init ng gulong, yun ang tinatawag na hot pressure naman. Nakadalasan sinusukat nga yan sa racetrack. Pero sa road riding, hindi na masyadong nagmamatter yung mga hot pressure, ganyan-ganyan. Ang mahalaga is yung tire pressure niya is nasa middle ground compromise ng stability sa corner, stability sa heavy braking, and yung less drag sa arangkada. And again, it works better kung magsisimula kayo ng cold pressure na mas mataas. Again, for big bikes, katulad ng aking motor, I recommend 34 PSI as your starting pressure sa front tire. Tapos laruin nyo na lang ng 32 or 36, depende sa style nyo at sa preference nyo.
Alright, I'll see you on another video.